ihanda ang sarili sa pagharap sa mga pagbabago sa taong 2022. Kailangang mag-ingat sa mga pagbabagong ito. Isiping mabuti ang bawat hakbang bago magdesisyon. Ating alamin kung siswertihin ba ang ating zodiac sign pagdating sa ating kalusugan, pera, trabaho, pag-ibig at mga relasyon. Aries. Ang Aries ay pinanganak sa buwan ng March 21 hanggang April 19. Sila ay malakas ang loob at masigasig sa kahit na anong bagay. Ngayong 2022, mabibigyan ka ng pagkakataong makapunta sa lugar na hindi mo pa napupuntahan at maaaring mabigyan ka rito ng bagong oportunidad. Pag-ibig. Ayon sa astrolohiya, mas lalo kang maging kaakit-akit, makikilala at maraming kaibigan kaysa sa karaniwan. Dahil dito, maaakit mo ang magagandang bagay sa iyong paligid. Mas lalong titibay ang samahan at masagana ang buhay may asawa. Labis na pagmamahal at init sa romansa ang iyong matatanggap mula sa iyong kapareha. Trabaho. Magkakaroon ka ng mga bagong ideya at magiging abala sa bagong pamumuhunan. Sa taon ding ito, magkakaroon ka ng bagong negosyo at pag-aari. Pera. Tungkol naman sa pinansyal, maaaring magkaroon ng pag-angat at pagbagsak. Kailangan balansehin ang pangangailangan at kagustuhan pagdating sa salapi. Kalusugan. Mapapabayaan mo ang iyong katawan at ang iyong diet. Mahalagang mapahinga muna at lumabas-labas. Libangin ang sarili o mag-ehersisyo. Kung nais mong maging matagumpay ngayong taon, huwag magpadalos-dalos. Makinig sa sasabihin ng iba at makisalamuha sa kanila. Taurus. Ang Taurus ay ipinanganak ng April 20 hanggang May 20. Sila ay may mga mabubuting kalooban at marunong makisama sa kanilang kapwa. Nagsusumikap din sila na makamit ang kanilang mga mithiin. Ayon sa horoscope, marami silang bagay na gustong gawin at mangyari sa kanilang buhay. Sila ay may mga mabubuting kalooban at marunong makisama sa kanilang kapwa. Ngayong 2022, maaaring makakamit ng Taurus ang matagal na niyang inaasam-asam. Pag-ibig. Ngayong taon, ibibigay ng iyong partner ang buong suporta sa iyo. Siya ang magbibigay ng lakas at pag-asa upang magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili. Labis ang saya at pagmamahal na madarama ng Taurus ngayong taon kung hindi niya gagawin na magloko. Sa huling yugto ng taon, maaaring magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Panatilihing balanse ang iyong personal na buhay at trabaho upang walang maging problema sa inyong relasyon. Trabaho. Ang taong 2022 ay swerteng taon para sa mga Taurus. Asahan ang mataas na promosyon sa trabaho kasama ng pagtaas ng sahod. Sa mga Taurus na may maliliit na negosyo, asahang magiging matagumpay ito ngayong taon. Pera. Sa unang bahagi ng taon, may posibilidad ng pagdami ng pera dahil sa magandang kita mula sa iyong pinagtrabahuan. Sa mga may balak magtayo ng negosyo, mag-ingat sa mga manlolokong nakapaligid sa iyo at huwag agad maniniwala. Bagamat walang problema sa iyong pananalapi, hindi ito ang tamang panahon upang maging magastos. Kalusugan. May posibilidad na magkaroon ng problema sa iyong kalusugan kung patuloy sa mga masamang kagawian pagdating sa pagkain. Siguraduhin mag-ehersisyo at kumain ng mga masusustansyang pagkain. Gemini. Ang mga Gemini ay pinanganak sa mga araw ng May 21 hanggang June 21. Kadalasang hindi nauunawaan ang mga Gemini dahil maaaring sila ay may dalawang kasarinlan o personalidad. Ibig sabihin, minsan mabait, minsan naman ay may sumpong. Subalit maraming katangi ang magaganda ang Gemini. Karaniwang sila ay matatalino, malikhain, palakaibigan, at pinapahalagahan ng wasto ang mga mahal sa buhay. Matagal bago mo maiintindihan ang mga Gemini, ngunit kung masanay ka na, sila ay laging may hatid na saya para sa'yo. Pag-ibig. Higit na makabubuti kung pananatilihin ang mabuting samahan ninyo ng iyong partner. Para sa Gemini na may asawa, magiging mapayapa ang taong ito para sa inyo. Bago matapos ang taon,
mangyayari ang hindi inaasahang pagbubuntis. Kaya naman posibleng may maganap na kasalan ngayong taon para sa Gemini. Trabaho. Magiging matagumpay ang iyong negosyo sa kalagitnaan ng taon sa tulong ng iyong pamilya. Subukan ang mga bagay na posibleng gawin sa taong ito. Pera. Maraming pagsubok ang maaaring kaharapin ng Gemini ngayong taon, tulad na lamang sa usaping pinansyal. Kaya naman umiwas sa mga haka-haka o hindi makatotohanang bagay. Sundin ang sinasabi ng iyong puso. Iwasang gumastos ng di naman importante. Kalusugan. Sa unang bahagi ng taon, magiging maayos ang iyong kalusugan. Ngunit sa kalagitnaan ng taon, ang mga Gemini na may matagal ng sakit ay maaaring mas lumala pa. Gayunpaman, sa pamamagitan ng maagap na gamutan ay maaaring maiwasan ang mga ito. Cancer. Cancer ang iyong zodiac sign kung ikaw ay ipinanganak ng June 22 hanggang July 22. Isa sa mga ugali ng lalaking Cancer ay torpe sa nililigawan, samantalang mailap naman ang mga babae. Mainitin ang ulo paminsan-minsan, pero sobrang lambing naman sa kanilang pamilya at kaibigan. Pag-ibig. Banayad at tahimik ang magiging buhay pag-ibig ng mga Cancer sa pagpasok ng taon. Mangingibabaw ang init ng pagmamahalan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng taon ay susubukin ang pagmamahal sa partner. Makakaramdam ka ng pagkabalisa. Ito na ang hudyat upang kausapin at muling maging malapit sa partner. Trabaho. Sa pagpasok ng taon, posibleng darating ang magiging balakid sa ninanais mong makamit. Magsaliksik upang mas lumawak pa ang kaalaman at kahusayan upang malusutan ang mga balakid sa daan. Pera. Sa pagpasok ng taon ay maaaring magiging napakahirap rin ang pagpasok ng pera sa'yo. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang buwan ay magiging maayos na rin ang pinansyal. Kalusugan. Maaaring maapektuhan ng labis na stress ang iyong kalusugan ngayong taon. Huwag hayaan ang maliliit na bagay pagdating dito. Makatutulong ang pagiging maagap. Leo. Ang mga Leo ay ipinanganak ng July 23 hanggang August 22. Ang panglimang simbolo ng Western Zodiac ay puno ng pangarap. Hindi madali ang magtagumpay, ngunit hindi ito hadlang upang makamit ang nais sa buhay. Kapag nakuha na ng Leo ang minimithi, ito ay ibinabahagi nila sa iba dahil hindi sila madamot sa kanilang kaalaman. Pag-ibig. Ayon sa astrolohiya, maaaring hindi maganda ang takbo ng buhay pag-ibig ng Leo ngayong taon. Maaaring dumaan sa usaping legal tulad na lamang ng divorce. Pinapayuhan na huwag magpadalos-dalos sa gagawing desisyon. Maaaring may maganap rin na kasalan sa iyong pamilya ngayong taon. Trabaho. Sa simula ng taon, magiging maayos ang iyong trabaho. Kung nais mong mas mapalawak pa ang kaalaman, ibuhos mo ang iyong buong kakayanan para rito, nang sa gayon ay tuluyan kang magtagumpay. Sa mga Leo naman na ngayon palang papasok, makakahanap ka ng trabahong nais mo ngayong taon. May naghihintay rin na oportunidad sa iyo sa ibang bansa. Pera. Maganda ang pasok ng pera sa iyo ngayong taon. May hindi inaasahang magandang pangyayari ang maaaring dumating sa iyo na may kaugnayan sa salapi. Kalusugan. Ang problema sa iyong trabaho at pamilya ang magiging dahilan ng iyong pagkakasakit ngayong taon o tinatawag na stress. Huwag abusuhin ang katawan, sa halip ipahinga ang sarili. Makabubuting sumali sa mga pisikal na aktibidad upang manatili ang lakas ng iyong katawan. Virgo. Ang Virgo ay ipinanganak ng August 23 hanggang September 22. Sila ay may mababang loob, mahinhin at praktikal sa buhay. Mabilis din mag-alala ang Virgo, kaya huwag basta-basta maniniwala sa payo ng ibang tao, lalo na kung ito ay negatibo. Pag-ibig. Sa simula ng taon ay aayon sa mga single na Virgo ang kanilang kapalaran. Makakamit mo ang iyong inaasam na pag-ibig. Sa bandang kalagitnaan naman ng taon, maaari kang magpakasal kung gugustuhin mo. Para naman sa mga may asawa, maaaring dumaan sa pagsubok ang inyong pagsasama.
habaan pa ang pasensya at pag-usapan ang mga bagay na hindi na pagkakaunawaan. Trabaho. Maaaring makatanggap ng promosyon sa trabaho at tumaas ang iyong sahod. Pagdating sa negosyo, anuman ang umpisahan mong negosyo ay magiging matagumpay. Ang pakikipagsosyo ay makakabuti rin. Mas papabor sa iyo ang kapalaran sa unang kalahating taon kaysa sa huling kalahating taon. Pera. Higit na mas malaki ang kita ng iyong partner ngayong taon, kaya naman madadagdagan pa ang inyong ipon. Pagpapalain kayo sa pagpasok pa lamang ng taon, subalit maging maingat sa paggastos ng pera at baka ito ay maubos. Kalusugan. Mag-ehersisyo palagi at libangin ang sarili paminsan-minsan. Iwasan ang mga nakaka-stress na bagay upang mapangalagaan ang iyong kalusugan. Libra. Ang Libra ay ipinanganak ng September 23 hanggang October 22. Matatapang ang Libra lalo na sa mga problemang dumadating. Sila din ay positibong mag-isip. Pag-ibig. Susubukin ng tadhana ang inyong relasyon ngayong taon. Sa simula ng taon ay may tensyon na magaganap sa iyong buhay pag-ibig. Ngunit sa kalagitnaan ng taon ay maaayos rin naman ito at mananaig pa rin ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Trabaho. Maayos ang magiging takbo ng iyong karera sa taong ito. Huwag mo nang makipagsosyo hanggat maaari upang maiwasan ang problema. Pera. Ito ang tamang panahon upang mag-ipon. Siguraduhin itatabi ito hanggat maaari. Makabubuting huwag mo na gumastos kung hindi naman kailangan. Maaaring iwasan rin muna ang magpautang sa mga kaibigan at sa pamilya, maliban na lang kung ibabalik rin nila ito bago matapos ang taon. Kalusugan. Pinapayuhan ang Libra na pangalagaan ang inyong sarili ngayong taon. Ang labis na stress ang magiging sanhi upang malagay sa alanganin ang inyong kalusugan. Kaya paghandaan ito. Scorpio. Scorpio ang zodiac sign ng mga taong ipinanganak ng October 23 hanggang November 21. Ang mga Scorpio ay mapagmahal, determinado, masarap kasama at mabilis makaunawa. Pero minsan sila ay maramdamin, seloso at masikreto. Pag-ibig. Simula pa lang ng taon ay marami na ang maaaring mangyari sa iyong buhay pag-ibig. Kaya naman ihanda ang sarili, maaaring magkaroon ng matinding pag-aaway. Ngunit sa kalagitnaan ng taon, makakaranas ng tahimik na pagsasama at labis na pagmamahal galing sa kapareha. Trabaho. Sa pagsisimula ng taon, ang iyong trabaho ay maging kasiyasiya. Kung ikaw ay nasa larangan ng negosyo, umiwas muna sa pakikipagsosyo sapagkat maaari itong mauwi sa pagkalugi o maaari kang maloko. Pera. Kung pinansyal ang pag-uusapan, ito na ang tamang taon upang ipamalas mo ang iyong pambihirang kakayahan. Bagaman maraming gastusin, magagawa mo pa rin ang makapag-ipon ngayong taon. Kalusugan. Ang iyong energy level ay magiging pabago-bago. Magpahinga at mag-ehersisyo upang bumuti ang iyong kalusugan, pati na rin ang iyong isip. Sagittarius. Ang mga Sagittarius ay ipinanganak ng November 22 hanggang December 21. Sila ay maaasahan, marunong tumayo sa sariling mga paa, masarap kasama at tapat. Ngunit maaaring may iilan na mabilis mabagabag at marason. Pag-ibig. Posibleng mahihirapan ka sa iyong buhay pag-ibig sa unang kalahating taon. Pakiramdam mo ay nasasakal ka sa inyong relasyon. Kaya naman nais mong lumayo na lamang at maghanap ng iba. Gayunpaman, pag-isipan mo muna ito bago mo gawin. Maaari mong pagsisihan ang iyong pakikipaghiwalay sapagkat makakaramdam ka ng lungkot. Trabaho. Ang taong may mataas na posisyon sa kanyang trabaho ay maaaring swertihin sa pagpasok ng taon. Kung pagbubutihin mo ito, maaaring makatanggap ng promosyon. Kung gusto mo ng bagong trabaho o umaasa ka na magkaroon ng promosyon sa buwan ng Abril, panahon na upang kumilos. Pera. Kung ang paggastos ang pag-uusapan, ang pinakamainam na paraan ay ang pagbayad ng mga utang. Ito ay dahil may panibagong utang na naman ang darating sa iyo sa taong ito. Ang mga gastusing ito ay dahil sa iyong pamilya.
Kung wala namang malaking pagkakagastusan sa buwan ng Honyo, itabi na lamang ito upang makapag-ipon at makabili ng ninanais na bagay tulad ng bagong bahay o kotse. Kalusugan. Kung hindi ka man nagkaroon na anumang malalang sugat o sakit noong nakaraang taon, gayon din sa taong ito. Dahil dito, makabubuting wag nang baguhin ang iyong diet o mga gawain. Kung hindi naman maganda ang iyong kalusugan noong nakaraang taon, ibahin ang mga nakasanayan. Capricorn. Ang mga taong Capricorn ay ipinanganak sa pagitan ng December 22 hanggang January 19. May iilan na madalas na ambisyoso at lubos na praktikal. Sila din ay matyaga at madalas na nakikita bilang mga perfectionist. Ang mga taong Capricorn ay maingat sa bawat desisyon na kanilang ginagawa. Pag-ibig. Sa unang buwan ng Enero at Pebrero ay bubuhos sa iyo ang mga biyaya. Ito ang tamang panahon upang humanap ng bagong mamahalin. O maaari ring magpakasal kung mayroon ka ng karelasyon. Trabaho. Maswerte sa trabaho ang Capricorn sa simula pa lamang ng taon, lalo na ang mga nagtatrabaho sa service industry. Sa kalagitnaan naman ng taon, ay siswertehin naman ang mga Capricorn na nagtatrabaho sa sales, real estate, at may mga negosyo. Pera. Maaaring lumaki ang iyong sweldo ngayong taon, kaya naman maging matalino pagdating sa pera. Gumastos lamang kung kinakailangan. Makabubuting itabi na lamang ang pera nang sa gayon ay may madudukot sa panahon ng kagipitan. Kalusugan. Malamang ay nakaranas ka na ng kaunting problema sa iyong kalusugan sa simula ng taon, tulad na lamang ng ubot-sipon. Pagkatapos ng Marso, aayos rin ang iyong pakiramdam. Aquarius. Ang Aquarius ay pinanganak ng January 20 hanggang February 18. Maraming magagandang katangian ang mga Aquarian. Sila ay tapat, palakaibigan, malikhain at matatalino. Maganda kaya ang taong ito para sa mga Aquarius? Kung ikaw ay Aquarian, maraming bagong mga oportunidad ang darating sa iyo ngayong taon. Sa kabutihang palad, magiging maswerte ka ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Pag-ibig. Ito ang tamang panahon upang humanap na makakapareha kung ikaw ay single pa. Kung nasa isang relasyon naman, makabubuting sorpresahin ang iyong partner paminsan-minsan. Trabaho. Maayos ang magiging takbo ng iyong karera sa simula ng taon. Gamitin ang swerteng ito upang mas lumaki pa ang kita. Gayunpaman, bago matapos ang taon, maaaring hindi naaayon sa iyo ang kapalaran. Dahil dito, mag-ingat sa mga bibitawang salita, lalo na sa iyong mga katrabaho. Kung mananatili ang mabuting samahan, magiging maayos rin ang iyong karera. Pera. Magiging maayos ang iyong pinansyal ngayong taon. Mas malaki ang iyong kita ngayong taon kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang gumastos na hindi mo na pinag-iisipan. Ipunin ang iyong pera. Kalusugan. Magiging panatag ang iyong kaisipan sa taong ito. Gayon din ang iyong pisikal na pangangatawan. Gayunpaman, kung ang iyong stress noong 2021 ay dadalhin mo sa pagpasok ng 2022, mababaliwala ang lahat. Dahil dito, pinakamainam na pangalagaan ang iyong kaisipan ngayong taon. Pisces. Pisces ang zodiac sign kung ipinanganak ng February 19 to March 20. Malakas ang imahinasyon at malikhain ang mga Pisces, kaya minsan mahirap para sa kanila ang magpakatotoo pagdating sa trabaho sa takot na hindi magustuhan ng mga kasamahan o boss. Gayunpaman, tapat naman sila sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Pag-ibig. Tahimik ngunit tunay na pag-ibig. Ganyan kung ilalarawan ang buhay pag-ibig ng Pisces ngayong taon. Hindi ka magkakaroon na anumang soliranin sa iyong partner. Sa halip, makikita mo sa kanya ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit para sa'yo. Trabaho. Sa kalagitnaan ng taon, darating ang oportunidad sa'yo kaugnay sa iyong trabaho tulad na lamang ng pag-alis mo patungo sa ibang lugar. Sa mga Pisces na may negosyo, mas lalago ito sa kalagitnaan ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Ito na ang tamang panahon upang mas palawakin pa ang iyong mga negosyo. Pera.
Sa simula ng taon hanggang sa kalagitnaan ng Abril, may posibilidad na maraming gastusin ang darating sa'yo kaysa sa nakasanayan. Gayunpaman, nasa sayo pa rin kung paano mo pamamahalaan ang iyong pera sa pagbabayad ng iyong mga utang. Pagkatapos ng Abril, maaaring babalik na sa normal ang lahat. Kalusugan. Ngayong taon, ang iyong kalusugan ay nasa mabuting kondisyon. Gayunpaman, makabubuting mag-ingat pa rin sa lahat ng oras. Tandaan, ang mga prediksyong nabanggit ay pawang gabay lamang. Nasa inyo pa rin ang huling desisyon kung maniniwala o susundin ang mga ito. Ang mga horoscope na ito ay walang tiyak na kasiguraduhan. Ang ating mga kapalaran ay maaaring magbago anumang oras. Huwag lang iasa dito ang iyong hinaharap. Bagkus, magsumikap at makontento sa mga biyayang natanggap. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.